Lagyan natin ng adobong pasit. Parang grabe yung tinta eh. Yan oh. Ow, man. Nagsimula sa patikim, tikim. Yung tikim experience ko ngayon, eh, for the books. Kaya ikikwento ko sa inyo maigi. Susubukan kong ikwento ng accurate Filipino cuisine na elevated. Hindi ka mapapahiya kung gusto mo mag-date dito, kasama mo yung pamilya mo, o may reunion kayo, o kaya meron kang gustong i-impress na miss ng kumain ng masasarap na Filipino food. Dito, nakakasiguro ako na quality. Sana matikman nyo. Ituturo ko na kung paano pumunta. Madali lang naman. Malapit lang to sa Welcome Rotonda sa may Espanya. Sa halos kanto ng Mayon at Florentino Street. Sa Quezon City. Ito yung Esmeralda Kitchen. Okay, sasagutin ko na agad yung unang tanong. Meron bang parking? Ang sagot po ay meron. Medyo maluwag naman at saka kung napuno, pwede ka namang pumarada sa kalye. Paggabi, napupuno pati kalye. Maganda at maaliwalas nga pala dito sa Esmeralda. Ang dating ay lumang bahay na kinonvert into a restaurant. Pagpasok mo ng Esmeralda, una mong mapapansin yung kulay combination green at white. At saka yung homey ambiance. Malinis na malinis ang pakiramdam. Para sa akin, ang datingan niya eh parang may feel siya na parang Conti's at saka Mary Grace. Kasi pareho silang may bakery. Masasarap naman sigurado yung mga cake. At napakarami pa. Yung punta namin dito, walang reservations. Pwede naman kasi may area para sa walk-in. Pero may separate area para dun sa mga tumawag in advance. Pag umakyat ka naman sa second floor, mas meron sila dong pangmaramihan. Ang pagkaalala ko ay consumable ang usapan, depende nga sa dami nyo. Pwede mo ring rentahin yung buong second floor. Game, simulan na nating umorder. Papakita ko sa inyo yung menu. Magandang maganda yung selection ng mga Filipino classic dishes dito. Pamula dun sa starters, sa mains, hanggang sa desserts. Eto na, nagdatingan na at magaganda nga ang itsura ng lahat ng dumating. As expected naman. Dami natin in order pero simulan na natin dito sa Dinamita Pops. Parang ano eh, dumpling na ano na maraming sili. Pero yung sili niya yung ano, chili powder lang. Tingnan natin. Ito yung starter nila. Intro pa lang, okay na. Masarap yung napili kong starters. Meron pa nga tong keso sa loob. At ang itsura niya eh para siyang takoyaki dahil dun sa mayonnaise na nakapaibabaw sa kanya. Presentation and taste. Sarap siya. Okay, excited na ako tumigim ng iba pa. Ito, at excited ako dito, burong mustasa na fried rice. Nung hinalo ko kanina, nasa loob pa yung mga mustasa eh. Salted egg, tsaka parang doon sa description, parang version daw nila ng kimchi fried rice. Pwede, diba? Local version.
Mahilig ako sa burong mustasa eh. Masarap ng mustasa eh. Lagyan natin na magandang chunk ng pork, tsaka syempre yung mustasa. Para kompleto na agad yung subo. Yan. Ay, teka, ihahabol ko na rin yung konting itlog na pula. Pero ito, puti pa lang yan. Kompleto to. Ang sarap. Gustong gusto ko yung lasa ng fried rice na to. Medyo may smoke pa nga akong nalalasahan. Balansyado, malambot yung karne, yung pork niya. Yung burong mustasa naman, saktong-sakto lang yung asin. Pang-balance dun sa itlog na maalat na masarap din. At yung rice talaga ang pinaka nag-hold sa lahat. Nakakasindak pakinggan kasi may buro eh. Pero may lambing ang sarap nito. Isa to sa nagustuhan ko talaga. Yung buong fried rice, merong pakiramdam at lasa na para siyang ano. Alam mo yung achuete oil, nilalagyan ko ng kanin at saka salt. Malaganan siya. So, Pinoy version nga siya, pero ang sarap nung ano, adobong mustasa. Ay, adobo, buro. Napakasarap niya. Pang contrast. Sobrang sarap na to. Meal in itself. Solo siya. Okay na okay to. Dito lang ako nakatingin nito. Ang sarap. Impressed, impressed. Galing, ha? Ito yung sobrang unique na lumpia sariwa nila. Akala mo may picnic pa na potato fritter sa ibabaw, eh. Kasi ito naman sa side na to, yung normal na nakikita natin sa mga fresh lumpia. Bihon na may seaweed. Ang daming hipon sa ilalim. Yung gulay na iba, nandito na. Yan, oh. Yan. Kompleto siya. Ito yung fresh lumpia na medyo kakaiba na naman ng itsura. Uso yung deconstructed, eh. Pero ang pinakaiba dito, eh, yung wrapper niya, pandan crepe. May dalawang malaki sa ilalim. At yung lettuce niya, sobrang dami rin. Pero ang malupit dito talaga yung hipon, eh. Malalaking shrimp. Meron siyang kamote, may ubod, may carrots. Tsaka yung pampalutong na texture niya, dalawa. Yung nga sinabi ko yung parang french fries sa maliliit. Nakakatulong. Sa pagkinain mo siya, masarap talaga yung pakiramdam sa bibig. Tapos yung typical sauce niya ng lumpia. May itamis, asim at garlic. Pero ang kakaiba talaga yung sobrang creamy na nutty peanut tamarind sauce niya. Ikaw nang bahala magtimpla kung gaano mo karami gusto ilagay yung peanut. So, masarap to kainin. Sobrang fresh. Ito na yung kare-kare ng Esmeralda. Lahat ata dito maganda tingnan eh. Presentable. Kare-kareng buntot ng baka. Pero yung peanut sauce nito, sobrang creamy. Sa lahat ata nung natikman ko, isa to sa mga creamiest. Siyempre, para sa akin, masarap to. Baka eh, tsaka buntot. Pero ang edge nito para sa akin talaga, yung bagoong nakasama. Yun naman din ata yung pinagmamalaki nila, bukod dun sa pagiging sobrang creamy talaga. Hindi malansa yung bagoong at masarap. Pwede mo nga higupin eh. Parang ganun ang dating. Sasarap ah. Side note lang, malalaki ang order dito. Kaya itong order na to solo lang. Pero good for sharing na sa tingin ko. Halos lahat dito ganun. Alam mo, second round ko ng kare-kare. Ang napansin ko dito, mula sa yung gulay, lahat ng gulay niya, ang ganda nung meron pa siyang crunch. At saka yung buong kare-kare, ang daming laman. Hindi ko malalaman kung ano yung makukuha mo eh. Punong-puno siya ng laman. Saka creamy yung sauce niya. Tapos yung bagoong nila medyo malabnaw dito. Hindi siya malansa talaga.
Okay, sikat din ang bagoong, sikat din ang kari-kari dito eh. Siguro nga pwede ko nang sabihin na premium ang classification ng kari-kari nila dito. Alam mo, dito ako pinaka-excited eh. Sa adobo. Alam ko maganda lahat ng in-order natin, pero pag kasi magandang resto na Filipino, gusto kong i-gauge yung sarap ng adobo. Or hindi naman i-gauge. Gusto kong maka-discover ng bagong adobohan. Diba? Pag meron kang bisita na galing sa ibang bansa o first time titigan ma-adobo, baka pwede to eh. Itsura pa lang, ang ganda na eh. Amoy. Mag-garlic yung amoy niya. Hindi maasim yung amoy. Pero tikman ko na. May chicken yung kinuha ko. May chicken yan, no? And then pork. Pag hinati mong ganyan, yan yung masarap na bite ng adobo. Kompleto kasi siya eh. Nandito na yung karne, nandiyan yung pork. Diba? Yan ang complete. Subukan ko na kaya agad ito. Haliin ko lang. Nahiya pa eh, no? Game. Kasama yung garlic. Sama ko na. Sarap. Napakasarap nun. Hindi siya maasim. Pero ang sarap nung lasa nung pagka-adobo niya. Nasa gitna yung alat niya. At saka, malaking tulong talaga mentally sa akin yung manilaw nilaw. Ah. Sa kulay, amoy, at sa lasa, on point sa akin tong adobo na to. Talagang trip na trip ko. Hindi ko rin nabanggit agad na three ways adobo to. Kaya naman yung pork belly nito i-inadobo sa patis. Yung manok naman i-adobo sa gata na meron luyang dilaw, yung turmeric. At ang huli, meron tong adobo flakes. Yun ang pinakamalupit na magic pampalasa. At saka may boiled egg. Kompletong kompleto. Tama yung amoy, sinabi ko, dahil mabango rin yung garlic. Pati yung dahon ng laurel, syempre. Ang gusto ko talaga dito ay humalo na talaga yung kulay ng luyang dilaw dun sa buong adobo. At meron din talagang lasa yung turmeric. Ibang-iba kaysa dun sa ginagamitan ng toyo na adobo. Na-enjoy ko talaga to, sobra. Masarap yung adobo na to kasi pinrito pa siya ng konti. Yun yung nagpapasarap na isa pa. Medyo solid to. Sarap. Magugustuhan yung lahat to. Not your regular suka toyo adobo. Sarap. 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 Gusto ko ito. Okay. Meron na ako adobo place sa bago. At tikman natin yung gising-gising. Marami rin sili at saka yung maliliit na dilis. Kasi mula dito na amoy ko na yung ano yung parang bulad. Sarap pa naman kainin ng maliit na dilis. Bang! Rock. Basta gulay na may gata at bagoong, solid yun. Rich. Gata eh. Tapos tama yung luto ng wing bean. Sarap. Masarap yung lasa ng bulad na maliliit. Mas malinis yun eh. Kasi yung maliliit na dilis, wala masyado nung pait. Yun nasa ilalim ng ulo nila. Kaya ang sarap kainin eh. Tamang-tama yung lutong. Hindi nasunog. Pag nasunog mo yun, mapait yan. Panalo. Itong dalawa, kaliwat kanan, kaliwa ko. Pag pumunta ako dito, kahit ito lang, parang, doon hindi ka ba nititigman yung iba. Panalong-panalo to. Comforting yung dating. Pilipinong-Pilipino. Parang ano yun.
Filipino food, maiba naman, napakasarap. Mmm. Para sa akin, napakasarap niya in every sense of the word. May kalabit talaga sa akin yung huli kong nakain na yun. Ito, hapit na. Pasarap lang ng pasarap. Steaming hot rice. Kasi round 2 na yung kanin namin. Lagyan natin ng adobong pusit. Parang grabe yung tinta eh. Yan oh. Ow, man. Malayo pala, nakangiti na yun. Oh, masarap eh. Top. Makapal yung feel nung sabawan niya. At di siya maasin. Saktong-sakto rin. May gata kasi yung version nila ng luto niya to. Kaya napakalinamnam nga. Actually, battery yung experience eh. Parang alam mo, naka-elevate siya. Hindi ko lang alam kung nalagyan ng butter, pero masarap siya. Mmm. Masarap talaga lahat dito sa restaurant na to. Yung fried chicken, simpleng aakalain mo na pare-pareho lang ng lasa. Sa panlasa ko, eh meron pang paprika sa loob. Hula lang naman yun, pero ang unique ng lasa eh. Pati yung potato salad niya, masarap na masarap. Dagdag na lang yung lutong ng alfalfa sprouts. Pinag-isipan, ika nga. O yun ang impression ko. Bawat dish na inilabas, merong konting maniobra para maging mas masarap. At sa panlasa ko, ginalingan talaga. Hindi naman talagang drastic yung changes. Subtle at yun ang nakakagulat. Simple pero ang lakas nung gaboom. Pangkumpleto lang ng gabi, dapat mag-dessert kami, di ba? Sinubukan namin yung buko avocado. Meron tong shave ice na avocado flavor at actual avocado, okay din. At sumubo kami ng medyo daring yung sa banana cream pie. Gumamit to ng totoong saging na saba at saka may mga maliliit na sago. Actually, para siyang apple pie kasi by virtue of meron siyang cinnamon. Pero kami lahat, ang pinaka nagustuhan namin yung Dayap Tort. Para siyang sans rival kasi dahil sa mga layers niya. Pero ang sarap ng asim nito, yung bango ng dayap at saka yung dami ng walnuts. Hindi rin to ganun katamis. Masarap kung mahilig ka dun sa crunch, asim at saka yung cream na very light lang. Sobrang gaboom sa amin to. Dito sa restaurant na to, parang lahat ata, ito na. Sinasabi ko na okay yung pakiramdam, okay yung lasa, okay yung vibe. So naka-elevate lahat ng senses mo. Ang tunay na naramdaman namin talaga, eh meron silang malasakit sa pagluluto at pagserbisyo. For the books yung kain namin dito.